Mga katandem, hindi masyadong good day ngayon. Mga katandem, bale ito nga yung problema natin, no? Napansin ko kasi na habang ginagamit namin to, parang meron siyang ingay. Parang nagiging track yung tunog ng ano ng makina ngayon. Hindi talaga kasi ako mekaniko, kaya hindi ko alam kung ano ba talaga sira nito. Siguro naman narinig nyo na yung issue tungkol dun sa fuel pump ng Xpander. Ngayon, feeling ko baka ito na nga yung nangyayari dito, pero sa totoo lang, hindi ko rin sigurado kasi ang tunog niya kasi parang ano eh, parang may singaw yung exhaust, parang ganun. Mamaya, pagka lumuwag-luwag yung kalsada, ipaparinig ko rin sa inyo. Bale, ang nangyari kasi, yun na nga, pangit yung tunog, tapos yung hatak niya, nanggaling kasi kami sa Kia Sportage, 2.0 liter gasoline engine, 6-speed automatic. So, nung itong gamit ko ngayon, Xpander, ano siya? Napansin ko, syempre, mas mabagal talaga to kaysa doon. Pero, ngayon kasi, mas lumala pa. Ngayon, ito, itatry kong iparinig sa inyo, ha? Tatapakan ko lang yung gas ng mga kalahati lang. Ito, ha? Ayan. Bali, kalahati lang yun. Pero kung narinig nyo, meron talagang singaw. Parang, zzz, parang ganon. Ngayon, paunahin lang natin sila ng konti. Tapos paparinig ko ulit sa inyo. Ah, ito, ulitin ko na. Ayun, no? Parang ingay niya, tapos yung hatak niya, parang kulang. Tapos, pero ano to, ha? Napansin ko to na, ano, pagka kunwari ganito, yung sobrang bagal, tapos konting-konti lang yung tapak mo sa gas. Ano siya, parang hindi mo na rin siya noticeable. Pero pagka yun niya, pagka lahati yung tapak mo, yun, dun mo po siya mapapansin. Tapos, pag nag-high speed ka na, yun, parang mas maingay siya. Ayun, kita nyo, pagka low speed, hindi masyado siyang noticeable. Pero ngayon, pupunta tayo dito sa highway. Papakita ko naman sa inyo pagka yung mabilisan naman. Tapos nga pala, syempre, dito sa video na to, no, habang papunta tayo dun sa maluwag-luwag na kalsada para makita ko sa inyo yung nangyayari sa kanya sa high speed, ang gagawin natin dito, dadalhin din natin siya sa Mitsubishi para matanong din natin sila kung ano ba yung nangyari, gaano ba katagal to magagawa, meron bang babayaran. Pero dapat wala kasi under warranty to eh. Alam naman natin, di ba? 3 years or 100,000 kilometers ang warranty. Pero ngayon, ito, lampas pa lang tayo ng ano dito sa Xpander namin eh. Lampas 1 year pa lang eh. So dapat covered to ng warranty. Tapos yung mileage ko, 13,634 yung mileage ko. So yung lahat din ng tune-up nito, kasa rin to. Kasa maintain. So wala silang dahilan para hindi ayusin to. Talagay ko maayos naman, pero pag hindi ito nila naayos, nako, matinding ano to. Makikita nyo, mga katandem, talagang lahat ng magiging problema ng Xpander na to, gagawan ko talaga ng series to. Para pagka, kunwari, nangyari rin sa inyo, at least, alam nyo na kung ano yung gagawin. Tsaka, ano, para mas mabilis ang action nila. Ilalabas natin ang baho, kung meron mang baho. Pero ano, sabihin ko lang din sa inyo, no, na ang mga sasakyan kasi, lalo na pagka mga bagong model, ano yan, talagang nandyan yung mga may problema. Kagaya nga nung Kia Sportage namin dati, ang nangyari naman doon, yung transmission niya, bigla na lang tumigil, hindi mo siya ma-shift sa D, sa, ayun, hindi mo ma-shift, hindi mo maganyan yung shifter niya. Pero ang nangyari daw doon, nasira daw yung solenoid, ewan kung anong solenoid ba yon. Tapos nung pinalitan naman nila, hanggang nung nabenta nga nung nakaraan namin yung Sportage, hindi naman na bumalik yung ganong problema. So hopefully, sana ganito rin yung mangyari sa Xpander, no? Ayusin nila, tapos hindi na sana bumalik. Pero kung bumalik, ha! Malalaman nyo, sigurado. Pagka ganitong nakastop, tas nire-rev ko, wala eh. Wala yung ganong tunog, oh, kahit nag-high rev siya. Oh, wala yung tunog. Kaya nakakapagtaka eh. Kaya kung i-eliminate mo kasi, parang feeling ko, baka hindi rin dahil sa fuel pump. Kasi bakit pagka ganon, ba't pagka naka-neutral, tas ginas ko, hindi naman tumutunog ng ganon. Pag umaandar lang, ayan oh. Oh, ayan oh, sagwa oh. Teka, nasabayan ng motor eh. Mamaya tatahimik ako. Ito. Pero ang sagwa talaga ng tunog, as in, sobra. Parang alam mo yun, kaming mag-asawa, bago yung kotse, wala pang 3 taon, may problema ka agad, di ba? Parang ano, ang bigat sa puso, kaya parang iniisip nga namin eh,
Ano kaya? Bibili tayo si RV. Ay, no, kaso ang problema kasi mga ka-tandem, wala kaming pera. Ay, nako. Mahirap talaga maging mahirap. Kaya talaga, kailangan. Work hard and work smart. Ayan. Ito, luluwag na yung kalsada. Nasa 30 kilometers per hour ako ngayon. Iha half press ko. Pakinggan nyo, ah. Diba, ang sagwa? Half press lang yun, ah. Eto, sasagad ko. Ayun, parang gas engine siya, pero tunog diesel. Ano ba yan? Ewan. Isa pa nga pala, no? Kaya na-confirm ko na iba na yung andar nito kasi napapansin ko nga. Tapos, ako rin kasi yung nag-impluensya dun sa tita ko na bumili rin ng Xpander kasi nga tuwang-tuwa ako. Sulit na sulit kasi talaga. Ngayon, nung napansin kong nag-iiba yung andar nito, hiniram ko yung Xpander niya, ginamit ko rin. So, napansin ko, ang layo talaga ng andar nitong Xpander ko dun sa Xpander niya. Kaya, yun, natakot na talaga ako. Kaya ngayon, dadaling kasi baka mamaya lumala pa. Lalong sumakit ang ulo natin. Malapit na tayo sa Mitsubishi. Eto na. So, gagawin natin, syempre, pasok tayo. Tapos, sabihin na natin sa kanila yung problema. Tingnan natin kung anong gagawin nila. Hopefully, matapos din niya yun dahil kailangan ko rin ang sasakyan bukas. Ayan, Mitsubishi. Dito. Ayan na. So, park tayo and then let's go. Yan, oh. Yan, parang butas na exhaust yung tunog. Parang nabawasan rin yung batak niya. Singaw. Parang singaw. Parang ganun. Ayun ko lang kung exhaust nga yun. Pero tingin ko parang singaw ng exhaust eh. Ito na tayo mga ka-tandem, no? Nasa Mitsubishi tayo ngayon. Chineck na nila yung sasakyan. Tapos ang initial nila, para daw muffler yung problema. Pero hintayin natin. First time daw nangyari sa kanila sa Xpander to. Tapos, ayun, chineck na nila. Tapos yung fuel pump daw, malabo namang yun yung problema. Pero papalitan na rin daw nila yung fuel pump nung amin na Xpander. So, tingnan natin ulit mamaya-maya. Bale ngayon, after waiting, nag-start kami doon, 11 a.m. Ngayon ay 1:54. So, 11, 12, 1, 2. Bale, almost 3 hours kaming naghihintay. Okay lang naman, may libre namang kape. Bale ngayon, pauwi na kami ha. Tatry ko lang muna kung ano, ito, iha-half press ko ulit. Parang nawala naman eh, pero check ulit ha. Oh, okay. So, nawala naman siya. Tapos ngayon, itatry ko naman siya sa high speed. Oo. Malaking improvement niya. Parang wala na nga eh. Pero, meron pa rin kasi silang ginawa na ipapaliwanag ko pag-uwi. At ito na nga tayo sa bahay, no, nauwi na tayo, tinest drive ko siya. Bali, nawala naman yung tunog niya. Kaso, ito, ginawan lang muna nila ng paraan ngayon. Tapos babalik pa kami next week daw para pag nandun na yung part, para papalitan nila ng original part. Bali, ito yung ginawa. Ang naging problema pala niya, yung exhaust system natin, nagkaroon ng leak yung seal ring sa exhaust pipe, yun niya. So, under warranty siya. Walang charge. Papakita ko na sa inyo ha. O, yan.
Check unusual sound on exhaust system. Need to replace seal ring. Oh, under warranty, so libre. Tapos, no charge for ordering only. Labor charges, wala talaga. Bokya. Tining! So, yan ang pinaganda ngayon, mga katandem. Ang kinaganda ng brand new na kotse. Pag nagkaroon ng problema, under warranty, wala kayong poproblemahin, wala kayong babayaran, balik nyo lang doon, aayusin nila, tapos uwi nyo, okay na. O, kasi kapag second hand yung binili nyo, tapos wala ng warranty, nagka-problema, tapos ka. At ito pa ang mahirap dyan, paano kung hindi rin alam ng mekaniko mo, Diyos ko, yan ang mahirap. Anyway, ito yung unang ginawa. So, babalik nga namin next week. Ito naman yung pangalawang ginawa. Tiningnan na rin nila yung fuel pump nitong, ano, nitong Xpander namin. No? Sinabi ko kasi sa kanila, maraming nagiging issue ngayon yun, yung fuel pump. So, i-check nila. Tapos, sabi, nandun din naman daw kami sa list ng papalitan. So, pinalitan na rin nila. O, oh, ito. Pakita ko na rin sa inyo. Oh. Fuel pump done. Expander. 40 yung nakalagay. Pero, wala naman kami binayaran. Ito, zero. Ayan, no? Zero. Oh, kaya sa inyo dyan, kung kunwari, meron kayong mga expander, tapos natatakot kayo kasi baka yung fuel pump nyo may problema, ang gawin nyo, dalhin nyo na sa Mitsubishi kasi meron naman pala sila daw listahan doon ng kung aling mga unit na, ano, na baka apektado. Baka. So, balik nyo doon. Libre naman. Ayan, no? Oh, libre. Zero. At ngayon, yun na nga, itutuloy na lang namin tong video na to after 1 week. Hintayin muna natin. See ya! At ngayon ay December 13, 2019. Dinala namin sa kasa yung Xpander noong November 29. So, ayan o. November 29. Ayan. Ngayon, meron tayong good tsaka meron tayong bad na nangyari. So, unang-una, yung issue niya na parang kulang nga yung batak, maingay, na-resolve naman siya. Ang problem nga lang, yung original part na ipapalit dapat nila, hindi pa rin dumadating. So, okay naman kasi nagawa ng paraan, pero hindi pa rin kasi temporary lang yung ginawa nilang ayos. So, hihintayin natin. Mag-update na lang siguro ako sa susunod na video or sa community post na lang ako mag-update. Pero ang isang maganda pa dito, di ba, pinalitan na nga rin yung fuel pump namin. So, ang nakita kong pagbabago, yung rev niya, kunwari ganyan yung rev, diba? Dati kasi, parang erratic siya yung gumaganyan-ganyan yung rev. Ngayon, nung napalitan yung fuel pump namin, yung rev niya, ano siya, yung pag nag-on yung compressor, bumababa, ching. Tapos, medyo may konting galaw na lang. Tapos, pag nag-off yung compressor, umaangat ulit yung rev niya. So, nawala yung parang erratic ng RPM namin. So, ang marirecommend ko lang sa inyo, nag-release na rin kasi ng statement yung Mitsubishi na nagre-replace na talaga sila ng fuel pump. So, kung kasama yung unit nyo doon, kaya kung napapansin nyo yung tachometer nyo, yung erratic, static din siya. Yun, baka ganun din yung problema nung sa inyo. Dalhin nyo na sa Mitsubishi kasi libre naman. Wala naman tayong gagastusin. Yun nga lang, hassle. Dadalhin mo talaga sa Mitsubishi. So, good pa rin kasi walang gastos. Bad, syempre, hassle. Kayo na mag-decide. Bahala na kayo. Pero, para sa amin, okay na okay pa rin tong Xpander. Sulit pa rin. Umaandar naman ng matino. So, okay pa rin. Kung mahilig nga pala kayo sa kotse, sa motor, at gusto nyong ma-update dito sa Xpander namin, kalagayan, at sa mga long-term review pa ng Xpander namin, subscribe na kayo. Maraming salamat. See you next time. Bye-bye!